Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Kabanata 57. Kawaawang mga natalo. Paroon pa rito ang mga mababalasik o malulupit na Guardia Civil sa harap ng tribunal. Nasa salas ang dalawang direktor Silio, dalawang kawani, at ilang sundalo ang nagsisisulat sa ibabaw ng mesa. Pabalik-balik sa kabaan ng salas ang Alperez. At nakaupo naman sa isang sulok si Doña Consolacion. Naroroon din ang kapitan na mapapansing mapanglaw. Malungkot. Dumating ang kura ni si Padre Salvi na balisak at nakakunot ang noo. At kinausap niya ang Alperez. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Nasabi ito ni Padre Salvi sapagkat kakaiba ang sitwasyon na ating matutunghayan mamaya. Ayon sa Alperez, wala pong dumalong may kapangyarihan sa bayan. Kaya't inakala kong kailangan kayo. Iaalis mamayang hapon ang mga nadakip. Maaaring nagtataka tayo kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan. Kung ating babalikan na nakaraang kabanata ay nagkaroon ng kaguluhan. Ang kaguluhang ito ay itinuturong pinamumunuan ni Crisostomo Ibarra. At ngayon nga ay nahuli na ang mga taong may kinalaman sa kaguluhan na yon. Nakasusulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ang ibig sabihin ng nakasusulasok ay mayroong napakatinding baho o mayroong napakatinding amoy na masakit sa sikmura. Yun ang amoy na bumungad sa kanila. Ilang sandali pa ay narinig na ang pokpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw. Ibig sabihin naman ng pangaw ay yung kandado. Inilabas si Tarsilo na nakagapos at luray-luray ang damit. Kasunod niya ay isang lalaking nananangis. Ibig sabihin ng nananangis ay umiiyak. Umiika, ibig sabihin papilay-pilay kong maglakad at duguan ang salawal. Sinabi ng Alperez na nanlaban si Tarsilo at nagpapatakas sa kanyang mga kasamahan. Nagtanong ang Alperez, anong pangalan mo? Ano ang pangako ni Don Crisostomo Ibarra sa paglusob niyo sa kwarte? So ngayon ay nagkakaroon ng investigasyon bunga doon sa kaguluhan na nangyari nung nakaraang gabi. At sumagot naman si Tarsilo. Ang sabi niya, hindi po siya nakipag-unawaan sa amin kailanman. Ang tangi pong dahilan ay upang ipaghiganti ang aming ama. Itanong ninyo sa dalawang Guardia Civil na inihulog namin sa bangin. Ngayon, patayin na ninyo ako sapagkat wala kayong malalaman sa akin. Matigas ang pananalita ni Tarsilo. Dinala sa labas si Tarsilo dahil ayaw umamin at ipinakita sa kanya ang limang bangkay na nasa kariton. Hindi kumibo si Tarsilo nang tanungin siya ng Alperez kung nakikilala niya ang mga bangkay. Nakita niya ang bangkay ni Pedrong asawa ng baliw, ang tadtad ng saksak na katawan ni Bruno, at ang kay Lucas na may tali pa sa leeg. Inulit ang tanong, ngunit hindi rin siya umimik. Ang pamalo ay mulit-muling bumagsak sa kanyang likod. Ngunit, hindi man lamang siya dumain. Paluin! Hanggang dumugo ang katawan. Hindi pa rin umamin si Tarsilo, kaya't ibinalik siya sa loob. At tinanong kung nakikilala niya ang lalaking may sugat. Tinugon niyang hindi niya ito kakilala, kaya't binuntal siya, pinalo uli at sinipa siya ng Alperez. Iniutos ng Alperez na igapo sa bangko si Tarsilo at mga palong walang patlang ang bumagsak sa kanyang likod. Ang katawan niya'y nanginginig, umuungol ng bahagya at napapayukayo. Napapasubsob na yung mukha ni Tarsilo. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita ng kahit na ano. Hindi ito matagalan ni Padre Salvi, kaya't lumabas siyang pasuray-suray. Parang pa-ekis-ekis ang kanyang paglalakad. Kasi nangihina na yung tuhod ni Padre Salvi sa kanyang nakikita na pagpapahirap doon sa mga nahuli. Nakita niya sa labas ang kapatid na babae ni Tarsilo na nakayakap sa bato. Nananangis, umiiyak at waring binibilang ang palong tinatanggap ng bilanggo. Ang mga nagpaparusa ay waring nangapagod. Para bang ito pang mga
nagpaparusa ang napagod. So, ipinakalag ng alferes ang gapos. Dinala ang kaawa-awang si Tarsilo sa balon na nasa gitna ng patio. Ang balong ito ay lubhang marumi at mabaho sapagkat tapunan na ito ng mga lahat ng dumi at sukal. Pati warik siyang ibinitin samantalang hawak ng alferes ang orasan. Mula doon sa maruming tubig sa balon, doon ilulublog ang ulo ni Tarsilo. Yun ang isa sa matinding parusa na ibinigay sa kanya. Habang si Tarsilo ay nakabitin ang patiwarik. Upside down ito, guys. At nagsalita ang lalaking pinaparusahan. Ang sabi ni Tarsilo, "Kung kayo'y mga Kristiyanong may puso, ilubog na ninyo ako ng matagal. O kaya'y iumpog niyo ang aking ulo sa bato upang ako'y mamatay. Kayo'y kakalingain ng Diyos sa inyong kawang gawa. Magkakaganito rin marahil kayo balang araw." Ang pananalitang ito ni Tarsilo ay nagsasabing handa na siyang mamatay. Sinasabi niya na gusto na niyang mamatay. Patayin na siya agad-agad itong mga ito at huwag nang pahabain pa ang kanyang paghihirap. Ang pananalitang ito ni Tarsilo ay kakikitaan natin ang pangahamak din dito sa mga nagpapakilalang Kristiyano. Sapagkat sinasabi nga nila na sila ay Kristiyano, ngunit tingnan niyo naman ang uri ng pagpapahirap na ginagawa sa kanya. At ang sabi niya dun sa ikalawang bahagi ng kanyang pananalita, kayo'y kakalingain ng Diyos sa inyong kawang gawa. Ang ibig sabihin kasi ng kawang gawa ay pagtulong sa kapwa. Para bang sinasabi ni Tarsilo na ito yung pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa na ginagawa ninyo. At ang pinakahuling bahagi ng sinabi ni Tarsilo ay curse. Ito ay sumpa. Ang sabi niya, magkakaganito rin marahil kayo balang araw. Sa sobrang hirap na dinaranas ni Tarsilo, ay talagang nakapagsabi na siya ng sumpa sa mga kaarap niyang tao ngayon. Sinimulan ang paghuhugo sa balon. Ibig sabihin, mula doon sa itaas ay ibababa si Tarsilo. Ngunit matapos ang kalahating minuto, after 30 seconds, ay itinaas si Tarsilo. Napuno ng mabahong burak ang kanyang noo, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha, at panigalos at ang katawa'y basa ng matambad sa madla. Nangangatal sa ginaw ang katawan nito. Sa ikatlong paghuhugos, pinilit niyang ibaluktot ang kanyang leeg upang tapunan ang huling tanawang langit, ang araw, at ang liwanag na hindi na niya muling makikita. Makaraan ang isa at kalahating minuto'y itinaas si Tarsilo. Tiwasay na ang kanyang mukha. Nakadilat ang mga mata. Lumalabas sa kanyang bibig ang burak na kinulayan ng dugo. At hindi na kumikilig o hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Idinuldol ng alperesa ang baga sa kanyang tabako sa paa ni Tarsilo. Namatay ang apoy nang hindi man lamang gumagalaw ang laman. Anong ibig sabihin nito? Si Tarsilo ay namatay sa parusang ibinigay sa kanya ng alperes at ng mga taong may kapangyarihan. Mahalagang kaalaman. Ang pagpaparusa sa mga taong nahuli noon ng panahon ay pangkaraniwan na lamang. Sino mang tao nahulihin ng may kapangyarihan o ng mga taong namumuno sa pamahalaan ay agad na paparusahan. At makikita natin dito, wala pang sapat na investigasyon na nangyayari ay talagang napaparusahan na ng sobra ang mga nahuli. Halagang pangkatauhan. Ang labis na kalupitan ay hindi makatwiran. Kung ating susuriin, labis ang pahirap na dinanas ni Tarsilo maging ng iba pang mga nahuling biktima. Sinabi nga na sila ay nagkagulo, so ito isang malaking kasalanan sapagkat nagdala sila ng takot sa maraming tao, nagdala sila ng pangamba. Ngunit kung ating susuriin, pwede naman silang ikulong na lamang muna at hintayin ang tamang investigasyon. Ngunit ang nangyari, ilan na sa kanila ang patay. At si Tarsilo talagang unti-unting pinatay. Napakalupit ng parusang ibinigay kay Tarsilo. Maring sabihin natin sila'y nagkasala, oo. Ngunit, meron namang tamang parusa na dapat sana ibinigay sa mga taong ito. Kaya kuminsan,
ang pagmamalabis sa kapangyarihan ay talagang nagtutulak sa isang tao sa mas mahigit pang kalupitan. At sino naapektuhan? Siyempre, ang kanilang mismong mga kababayan. Ito'y panawagan din at paalala sa mga taong nasa kapangyarihan. Okay lang na gawin natin ang ating trabaho, ngunit ating tatandaan na huwag naman tayong masyadong malupit at tandaan natin na dapat pa rin tayong maging makatao sa lahat ng pagkakataon. At dyan nagtatapos ang ating kabanata. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at shoutout nga pala sa mga coffee boys sa Quezon City. God bless you guys! At shoutout din kay Mika, kay Micaela de Jesus. Salamat sa panonood at God bless you all. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Paalam at mabuhay tayong lahat!